Oh, di ba? Color pala pa kauna. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo na advantages ng when you grow your own food. So, sigurado ka na yung iluluto mo ay fresh harvest at saka nakakatipid ka. So, itong nakikita nyo, galing to sa ubi or purple yam na itinanim namin noong January 1 this year. So, in less than 1 year ay nakapag-harvest na kami sa, kung tutuusin ay pwede pa to hanggang 2 years. Mga kasangkayan mo pa nga agha yung atanan at syempre Happy New Year na din sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon sa Borongan City Public Market sa Rot Crab section, pero hindi tayo nandito para mamili, nandito tayo para makisilip lang sa presyohan ng paboritong crab tuwing Pasko at lalong lalo na tuwing New Year. So ewan ko lang kung pati sa ibang lugar, pero sa mga probinsya tulad ng sa amin ay itong crab na to ay sikat to tuwing Pasko, lalong-lalo na pag New Year, ito nga ang purple yam or ubi. Pero sabi ko nga kanina ay hindi tayo nandito para bumili kasi may sarili tayong tanim doon sa bahay na i-harvest natin mamaya pagkatapos natin dito sa Borongan City Public Market. So napapansin ko lang, pag nagpupunta ako sa ibang mga bayan dito sa Eastern Samar, napansin ko talaga na dito lang sa Borongan nakakita ako na napakadami yung binibenta na root crabs. Kasi dito sa Borongan ay madami talaga dito yung mas mahilig sa root crabs kaysa sa tinapay, compared doon sa isang malaking municipality din na napuntahan ko na bibihira lang yung nakikita ko na may nagbibenta ng root crabs at saka hindi pa araw-araw may root crabs. Mas madami doon yung bakery at kabilaan talaga yung mga bakeries doon. Mopay nga agangaw hayo nga tanan mga kasangkayan, and again Happy New Year. So nandito na tayo sa bahay at nandito na tayo sa aking tanim na purple yam or ubi. So gaya ng nakikita nyo, madami na siyang bunga. So sinubukan ko nang magtanim ng purple yam galing dito sa ito. Ewan ko kung bunga to or ano ba, basta nasubukan ko nang magtanim dito. Ang resulta ay hindi siya ganun kalaki yung naging, ang tawag dito, yung naging laman or tuber, basta yung nandun mismo sa ilalim ng lupa. So hindi siya ganun kalaki compared doon sa galing sa mismong laman or tuber na nandun sa ilalim ng lupa, yung na ano natin, yung cube na itinanim natin. So ito, ganyang nakikita nyo, potted purple yam. So itinanim ko lang siya sa mga paso. Hindi tulad ng dati na talagang itinatanim namin diretso sa lupa. So may ano pala dito, may dito blue ternate at saka luya. So ito yung pangalawang pot ng purple yam or ubi. So tingnan lang natin kung asan yung mas malaki, yung dito natin itinanim or doon sa isang ano tag doon, yung kulay brown na pot. So alisin muna natin to, itong luya na to. So alisin muna natin ito dito, tapos mamaya ay dito ko ilalagay yung ano, yung potted na purple yam or ubi. So ito to, ayan, medyo may kabigatan lang mga kasangkayan. So ang gagawin lang natin ay puputulin muna natin tong to itong vine, tapos iano lang natin dito, ang tawag di ang Tagalog, itataktak. Itataktak ba ito na? So basta itataktak. Hindi. Itataktak na basta. Ano, tingnan niyo mga kasangkayan, yung paso pumutok na siya. Napunit na yung paso kasi dahil nga sa ano, sa purple yam. So ayan, tingnan niyo, oh, malaki na yung punit niya. So ayan, itataktak na lang natin, ah, basta nakalimutan ko na yung Tagalog ng taktak. So ayan, sana nga ay malaki yung makuha natin dito, no. Ayan, yan ito. Teka lang ha, kasi nagano na, talagang nagsiksikan, medyo matigas na. So ayan mga kasangkayan, tingin ko medyo malaki-laki ngayong makukuha natin dito. So tingnan nyo, ito yung ginamit ko na pot, siguro ano to, 12 by 12 yung size nito, at saka may mga ano lang siya, may mga butas para sa drainage.
So, ito na mga kasangkayan ng ating nakuha na purple yam or ubi dito sa ating sariling tanim. So, sa tingin ko ay nasa ano to, nasa 3 hanggang 4 na kilo. So, tingnan nyo yung kulay, oh. Ayan, oh. Ang ganda ng kulay, oh. Kulay pa lang, katakam-takam na. So, ayan, oh. Tingnan nyo. Yung ano nga pala, yung ubi doon sa public market, doon sa mismong city, ay umaabot siya ng, ano, from 60 pesos to 80 pesos yung isang kilo. So, ibig sabihin, nakatipid tayo nito ng from 240 to 360 pesos dahil nga sa pagtatanim natin. So, ayan o. Malaki-laki ito, mga kasangkayan. Ito na mga kasangkayan yung naani natin na purple yam or ubi. So, nahugasan na namin. So, ang gagawin na lang namin dito ay puputul-putulin muna bago iluto or ilaga para syempre makatipid na rin sa gas. Mas mabilis kasing maluto pag pinagpira-piraso muna to. Ayan, tingnan nyo ito mga kasangkayan. No? So, yung ano, yung pinutol natin na pinaka, ano tawag dito, yung ibabaw na parte ng isang piraso ng ubi ay ano to, ito yung itatanim natin ulit para next year ay mai-harvest ulit tayo. So, tingnan nyo, tingnan nyo yung kulay. So, kulay pa lang masarap na. So, pagpuputol-putulin din natin yung iba kasi lahat to ay iluluto natin. Kasi actually, tatlo lang kami dito sa bahay. Kaya lang, kailangang makakain din yung iba. So, eto. Tingnan nyo to. So, eto yung itatanim ulit namin para, sabi ko nga kanina, ay may i-harvest ulit tayo sa susunod na Pasko or sa susunod na New Year. So, yan. Pag ano lang natin, puputulin. Pagkatapos nating pagputol-putulin ang mga to ay ilalaga naman natin to hanggang sa maluto. Pagkatapos, pag medyo lumamig na ay saka natin babalatan at saka tawag dito i-blender or baka ipagiling para mas pino. Kasi magluluto tayo ng ube halaya, ang paborito ng marami tuwing New Year. Eto, maliit pa to. So, hindi na natin to isasama sa mga iluluto natin. So, ano na lang natin yung nahatiin sa dalawa at itatanim ulit. So, eto na lang yung pag, ano natin, pagpuputol-putulin natin at pwede na natin tong ilaga. So, hanggang dito na muna mga kasangkayan. Malipayon nga bago nga to, gayo nga tanan. Happy, happy New Year! Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.